Pagkasimula ng palabas, makikita ang isang misteryosong lalaki na paalis sa bilangguan. Casual siyang pumunta sa bayan, pumasok sa isang bar, nakipagkaibigan sa isang barmaid, at nagnakaw ng kotse. Sumunod, binisita ng lalaki ang dating kaibigan sa Manhattan na isang hairstylist na nagngangalang Job. Si Job, na isa ring undercover na hacker, ay nagulat nang makitang nakalabas na sa kulungan ang kanyang kaibigan. Sinimulan ng lalaki na halungkatin ang lugar, sinisira ang mga computer sa opisina habang inuutos niya kay Job na ibigay ang address ng isang babaeng nagngangalang Carrie Hopewell. Dahil walang pagpipilian, binuksan ni Job ang kanyang mamahaling laptop upang mahanap ang lokasyon ng babae at pagkatapos ay ibinigay sa lalaki ang impormasyong kailangan niya. Habang paalis sa lugar ni Job, ang lalaki ay inaabangan ng isang Ukrainian mobster na may tato sa kanyang leeg, sinundan siya sa mga lansangan ng New York City at sinubukang barilin. Gayunpaman, ang lalaki ay maswerteng nakatakas, nagawa niyang makapagnakaw ng isang motorsiklo at nag-drive patungo sa bahay ni Carrie sa Banshee, Pennsylvania. Sa sumunod na eksena, makikita ang lalaki na nakaupo sa isang lokal na bar sa Banshee. Sinalinan siya ng alak ng bartender na si Sugar Bates, na dati ring prize fighter, at nagkwentuhan sila sandali. Sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap, nalaman natin na ang lalaki ay dating ex-con, ang most wanted na magnanakaw sa bansa, nakatatapos lang magsilbi sa bilangguan ng 15 taon. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang sheriff-to-be na pinangalan ng Lucas Hood at sumali sa kanila at nagsimulang ikwento sa kanila ang tungkol sa kanyang nakaraan. Habang sinasalinan ni Sugar ng alak ang sheriff, nalaman nila na si Lucas ay magsisimulang magtrabaho sa Lunes at bago siya sa bahagi ng lugar na ito. Sa sandaling iyon, dalawang lalaki ang pumasok sa bar, sinusubukang pagnakawan ito. Ang sheriff ay agad na kumilos, ngunit ang ating bida ay sinusubukang ayusin ang problema upang hindi dumanak ang dugo ng sino man sa kanila. Gayunpaman, nabigo ang kanyang plano ng biglang pagbabarilin ng mga magnanakaw ang sheriff. Dahil nauubusan na sila ng oras, sinalakay ng lalaki ang mga magnanakaw, hinampas ang kanilang mga ulo sa pader at pinatay sila. Nakalulungkot, ang sheriff ay sumakabilang buhay dahil sa kanyang mga pinsala. Maya-maya, nang ililibing na ni Sugar at ng ating bida ang mga bangkay, tumunog ang cellphone ng sheriff. Ang lalaki ay nag-aalangan na sinagot ang tawag at ito pala ay mula sa alkalde ng bayan na nagtatanong kung si Lucas ay nakarating dahil siya ay baguhan. Ang bida ay nagpanggap na siya ang sheriff at normal na nakipag-usap sa mayor. Ang mayor ay nag-set up ng isang meeting para sa susunod na araw upang makilala niya sa personal si Lucas Hood. Dahil ang bida ay may mga bagay na dapat tapusin sa bayan, siya ay nagpanggap na sheriff. Ang ibig sabihin, siya na ang bagong Lucas Hood. Kalaunan ng gabing iyon, binisita ng bagong Lucas si Carrie at nalaman na siya ang asawa ng abogado ng distrito ng bayan, si Gordon. Napag-alaman na sina Lucas at Carrie ay mayroong nakaraan bago pa dumating sa Banshee. Pareho silang mga propesyonal na magnanakaw na nagtatrabaho sa isang Ukrainian gangster boss na nagngangalang Rabbit, ngunit mula ng pagnakawan nila ang kanilang boss, sila ay pinaghahanap, patay man o buhay. Hiniling ni Lucas na makuha ang kanyang parte sa mga brilyante na ninakaw nila mula kay Rabbit, ngunit si Carrie, na nabigla nang makita siya, ay humiling na iwanan siyang mag-isa. Nang marinig ito, ibinahagi ni Lucas ang kanyang pagkadismaya at sinabing umaasa siyang makukuha niya ang kanyang share sa pera pagkatapos gumugol ng 15 taon sa bilangguan, ngunit bago pa siya makapagtanong ulit, dumating si Gordon, na nagudyok sa kanya upang tumakas. Kasunod nito, pinahak ni Lucas sa kanyang kaibigan na si Job ang mga database ng pulisya para e-verify ang kanyang cover. Si Job, na dalubhasa sa kanyang trabaho, ay mabilis na pinalitan ang mga orihinal na larawan ni Lucas ng bagong mukha sa bawat database, tiniyak na ang kanyang pagpapanggap ay hindi mabibisto. Kinabukasan ay nakipagkita si Lucas sa mayor at nakipag-usap sa kanya. Pagkatapos ay ipinakilala siya sa mga kinatawan ng sheriff at binigyan ng bagong kotse. Pagkaraan ng ilang sandali, habang naglalakad siya sa lugar, mabilis na nag-react si Lucas nang makita niya ang Moody Guys, isang grupo ng mga lokal na kriminal na binubugbog ang ilang lalaking Amish. Natigil ang away nang dumating si Kay Proctor, ang opisyal na namamahala sa mga ilegal na aktibidad sa Banshee. Hindi nag-aksaya ng oras, sinunggaban niya ang pinuno ng grupo na si Cole, dinala siya sa kanyang slaughterhouse at brutal na binugbog. Samantala, hinuli ng mga Ukrainian mobster si Job sa kanyang salon at tinanong ang lokasyon ni Lucas. Ang hacker ay tumangging sumagot at siya ay binugbog, ngunit si Job ay mas matalino kaysa sa kanila dahil inaasahan na niyang sila ay darating.
Pinakuha niya sa kanyang assistant ang lahat ng backup files at sinabihan siyang ihanda ang sasakyan sa baba. Pagkatapos ay nagkunwaring kukunin niya ang ilang mga file mula sa kanyang safe ngunit tumakas siya bago pinasabog ang kanyang buong salon. Samantala, bumalik ang eksena sa Banshee, nanumpa si Lucas bilang sheriff, at official na ginampanan ang identity bilang sheriff. Pagkatapos ay inimbitahan siya sa bahay ni Kay Proctor para sa isang pagdiriwang. Sa party, naroon din si Carrie at ang kanyang asawa. Nang magkaroon sila ng pribadong pag-uusap, hiniling ni Lucas kay Carrie na buksan ang safe na ninakaw niya kamakailan lang. Gayunpaman, tahasan siyang tumanggi na nagsasabing hindi na siya gumagawa ng maruming trabaho. Pagkaalis niya, biglang dumating si Cole at hinampas si Lucas mula sa likod na naging dahilan upang siya ay mawalan ng malay. Pagkatapos, pumunta siya sa pagtitipon at nagpaputok ng baril, determinadong patayin si Kay para sa pambubugbog na natanggap niya kanina. Ngunit bago mapihit ni Cole ang trigger, si Lucas, na ngayon ay nakabalik na sa kanyang kamalayan, ay pinatay siya sa isang putok ng baril. Samantala, nakaligtas ang mga tauhan ni Rabbit sa nangyaring pagsabog sa salon ni Job at nag-report muli sa kanilang boss. Galit na galit, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin sina Lucas at Carrie. Nang gabing iyon, binangungot si Lucas gaya ng dati. Siya ay minumulto ng kanyang mga alaala kay Carrie. Naalala niya ang kanilang lihim na pag-iibigan, ang huling gabing magkasama sila, at noong mahuli silang nagnakaw kay Rabbit ng diamante na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Lumalabas na nagpahuli si Lucas sa mga pulis para makatakas si Carrie, na naging dahilan upang makulong siya ng 15 taon. Kinaumagahan, nakasalubong ni Carrie si Lucas nang mag-host siya sa isang open house bilang real estate agent. Hinila siya ni Lucas sa kusina, hinalikan, at sinabing mahal niya siya. Gayunpaman, inaway siya ni Carrie, hinalikan siya pabalik, sinuntok siya sa mukha, at sinabi ni Carrie sa kanya na kung mahal siya nito, iiwan niya ang Banshee at hindi na ulit babalik. Samantala, si Hansen, isang narcotic dealer na nagtatrabaho para kay Kay, ay naghanda ng party sa isang Amish farmhouse. Bumalik si Lucas sa opisina ng sheriff kung saan siya hinihintay ni Kay. Ibinunyag ng huli na ang Moody Boys ay darating upang maghiganti dahil ang kanilang kapatid na si Cole ay napatay noong isang araw. Pagkatapos ay nag-alok si Kay na asikasuhin ang problema ngunit pinigilan siya ni Lucas. Kalaunan ng gabing iyon, ang Moody Boys at ang kanilang pamilya ay nagluluksa para sa kanilang kapatid na si Cole sa bar ni Sugar. Dumating si Lucas sa lugar, ngunit binalaan siya ni Sugar na lumayo sa paningin nila dahil gulo lang ang gusto ng Moody Boys ngayon. Kumuha si Lucas ng sandwich at lumabas ng bar. Maya-maya, habang siya ay kumakain, nakita siya ng byuda ni Cole na sikat at kinumpronte siya sa pagpatay sa kanyang asawa. Kasabay nito, dumating ang dalawang kapatid ni Cole at tinutukan ng baril si Lucas, ngunit ang ating matapang na bida ay humarap sa kanila nang walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Nagsimulang uminit ang sitwasyon hanggang sa maayos ni Sugar ang usapin. Pagkatapos ay naghanda si Lucas upang umuwi, ngunit nilapitan siya ng medyo bata at napakagandang babae. Ilang sandali pa, makikita ang dalawa na naging mainit sa isa't isa. Sumunod na araw, nalaman ng isang Amish elder ang tungkol sa party sa pamamagitan ng kanyang anak na lalaking teenager at ipinaalam iyon sa mga opisyal. Gayunpaman, sinabi niya kay Lucas na huwag ibunyag ang pangalan niya o ng kanyang pamilya sa pagsisiwalat niya tungkol sa party. Pumayag si Lucas at sinamahan niya ang lalaki papunta sa kanyang sasakyan. Ngunit nang makarating siya doon, natigilan siya nang makitang ang anak ng matanda ay ang babaeng kasama niya noong nakaraang gabi. Sa farmhouse kung saan gaganapin ang party, makikita natin ang anak ni Carrie, na si Deva, na pumasok sa party at kasama niya ang kaibigan niyang si Reed. Nagsimula silang uminom ng narcotic, umaasa na mas ma-enjoy nila ang gabi. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, kontaminado pala ang ilan sa mga narcotic. Kaya sa loob ng ilang minuto, karamihan sa mga kabataan, kabilang si Reed, ay nagsimulang magkaroon ng seizure. Kasabay nito, pumasok si Lucas sa farmhouse sa pamamagitan ng pagsuntok niya sa mga bantay at hinanap niya ang may pakana ng lahat. Nalaman niyang ang main supplier ay si Hansen, kaya sinundan niya ito. Ngunit nalaman ni Hansen ang tungkol sa pagsalakay at siya ay tumakbo palayo habang nagpapaputok ng baril sa itaas. Agad siyang hinabol ni Lucas at ng kanyang assistant at nagawa nilang patayin ang dalawang tauhan ni Hansen. Ngunit sa huli, nagawa ni Hansen na makatakas. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang boss, sa bahay ni Kay, at ibinalita sa kanya ang nangyari. Gaya ng inaasahan,
hindi ito ikinatuwa ni Kai, kaya pinutol niya ang isang daliri ni Hansen gamit ang kutsilyo ng karne. Pagkatapos ay binigyan siya ng 60 segundo upang tumakbo ng napakabilis at pinakawalan niya ang kanyang Rottweiler. Sa kasamaang palad, hindi masyadong nakalayo si Hansen at madali siyang nahuli at napatay ng aso. Bumalik ang eksena sa farmhouse, nakalulungkot, nabigo ang mga paramedic na i-revive si Reed at kalaunan ay idineklara siyang patay. Nang masaksihan ito, hindi napigil ang umiyak ni Deva. Buong buhay niya ay bumagsak sa harap mismo ng kanyang mga mata. Sa takot na baka may gawin siyang hindi maganda, kinomfort siya ni Lucas at hinatid pa uwi. Kinabukasan, pumasok si Carrie sa apartment ni Rabbit at tinutukan siya ng baril. Nakipagkasundo si Carrie sa kanya. Ibabalik niya ang mga ninakaw na brilyante at bilang kapalit ay kailangan niyang tigilan ang pamilya ni Carrie. Kinontra ni Rabbit ang offer at sinabing, palalayain siya kung dadalhin niya sa kanya si Lucas, ngunit hindi ito magagawa ni Carrie. Kaya naman, pinatumba niya ito gamit ang pampetulog pagkatapos ay hinalikan sa pisngi at sinabing, "Goodbye, Daddy." Samantala, nakipagtulungan si Kai sa lokal na pinuno ng tribo ng katutubong Amerikano, si Benjamin Longshadow, upang magsagawa ng isang mixed martial arts fight. Hinihintay nila ang isang fighter na nagngangalang Sanchez upang magtanghal sa isang malaking event sa susunod na araw. Ang napiling venue ay ang Con Ajo Moon Casino, isang lugar na pag-aari ng Long Shadow sa loob ng maraming siglo. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Sanchez sakay ng kanyang magarbong kotse at agad na nagsimulang makipag-sparring sa mga lokal na marino. Nag-alok siya na labanan din si Lucas, ngunit tumanggi ang sheriff. Nang maglaon sa libing ni Reed, hindi sinasadyang nagkita si Lucas at ang pamilya ng Hopewell, hiniling ng asawa ni Carrie, na si Gordon, na pumunta siya para sa hapunan. Nang gabing iyon, naiwan sina Carrie at Lucas sa mesa, sinabi ni Carrie sa kanya na dati ay mabait siya, ngunit ngayon ay nagbago na siya. Natakot si Lucas sa komento, kaya umalis siya sa bahay ng Hopewell nang hindi natatapos ang hapunan. Dagdag pa rito, para sa kanya ay may karapatan siyang maging malupit pagkatapos siyang ipagwalang bahala sa loob ng 15 taon. Dumiretso siya sa bar ni Sugar, kung saan nakita niya si Rebecca, ang babaeng Amish na nakarelasyon niya dati. Nakakagulat, nagbook sila ng kwarto at nauwi sa pagkakaroon ng mainit na sandali. Nang makalabas si Rebecca sa tavern, nakita niya si Kai, ang kanyang tiyuhin, na naghihintay sa kanya. Pinuna niya ito sa patuloy na pagsuway sa kanya. Ibinunyag ni Kai na maraming tao ang nawala sa kanya noong panahon ng kanyang kabataan. Pagkatapos ay ibinaba niya ito sa bahay bago siya pangaralan tungkol sa kahalagahan ng pagmamahal at pagtitiwala sa pamilya. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Carrie si Lucas at inalok siya ng mga brilyante bilang kapalit ng kapayapaan ng kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi niya tinanggap ang mga brilyante dahil ayaw niyang sakuan si Carrie ng ganun kadali. Sa kasino, inimbitahan ni Sanchez ang isang waitress sa kanyang trailer at nagsimulang makipaghalikan. Sa kalaunan ay nagkaroon sila ng mainit na sandali, ngunit si Sanchez ay naging mas marahas habang siya ay umiinom ng ilang champagne na sinusundan ng ilang narcotics. Sa huli, siya ay naging agresibo at binugbog ang waitress. Kinaumagahan, makikita natin ang kawawang babae na may mga pasa sa buong katawan at halos hindi na siya makalakad. Sa kabutihang palad, nakarating siya sa ospital at ang insidente ay iniulat sa mga pulis. Samantala, si Sanchez at ang kanyang manager ay dumalo sa isang pre-flight cocktail party nang biglang dumating si Lucas at ang kanyang kasamahan sa tamang oras. Nandito sila para arestuhin si Sanchez sa kasong pambubugbog. Nilapitan siya ni Lucas upang dakipin, ngunit hinamon siya ni Sanchez sa laban. Isang bagay ang humantong sa isa pa at sila ay nag-aaway sa harap ng lahat. Tinanggap ni Lucas ang ilang mga suntok, ngunit sa huli, nanalo siya gamit ang kanyang hindi karaniwan ngunit epektibong mga galaw. Pagkatapos ay binali niya ang mga daliri at braso ng fighter sa harap ng nagulat na madla kasama si Kai. Kasunod ng malupit na laban, nasugatan si Lucas at nangailangan ng tulong para makauwi. Ginamot siya ni Sugar sa kanyang bar kung saan nakakagulat na nagpakita si Kai. Sinusubukan niyang makipag-deal sa sheriff ngunit nilinaw ni Lucas na wala siyang interes dito dahil alam niya ang karakter ng isang sheriff. Hindi sa ayaw niya sa kanya ngunit wala siyang nararamdamang anumang uri ng pangamba kay Kai. Samantala, isang empleyado ng Kin Ajo Moon ang nag-upload ng video ng laban ni Lucas at Sanchez sa YouTube, nagtatapos ang palabas na nagiiwan ng pagdududa sa madla. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa naka-subscribe.
Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.